mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Seggy. Opo, totoong palayo ko po yan. Bali bago ko simulan ang kwento ay ibabahagi ko lang ng mabilisan ang kung paano ko na-discover ang channel niyo. Isa akong caretaker ng nanay ng talagang amo ko. May stroke po kasi kaya hindi na nakakagalaw ng maayos. Bali nung una, dun lamang ako sa amo ko pero dahil may background ako sa caregiving, ay ako na po ang inatasan doon. Tapos po yun, yung alaga ko ay mahilig sa mga horror stories. Kaya nakasanayan ko na din at madalas sa shift ko kasi channel niyo yung nakaplay sa kanya. Kahit di gaano kamagalaw yung inaalagaan ko, ay masasabi kong cool naman siya. Naglalaro nga din siya ng mga online games. So bale, ito na po Sir Seth. Itong kwentong ito ay tungkol sa karanasan nila Mama at ang kapatid niya. Tawagin na lamang po natin si Mama sa pangalang Esmeralda o Esma at ang nakababata niyang kapatid na si Dina. Si Mama Esma po at si Tita Dina ay wala po sa 20 anyos noon pero palipat-lipat na sila ng lugar. Depende sa kung saan merong pagkakakitaan. Sugarol po kasi ang lola ng mga panahon na yon at si lolo naman ay lasinggero. Kaya kanya-kanya na yung mga anak nila sa pinagkakakitaan na kung anumang trabaho noon. Walang perpektong tao lalo na sa medyo magulong pamilya, ika nga. Lalong-lalo na kila Mama noon kaya naman dahil sa lumaki silang hindi nakadepende sa mga magulang, ay may mga pag-uugali sila Mama noon na hindi kaaya-aya. Bukod sa medyo may pagkasuplada, lalo na sa mga taong hindi nila kakilala, maingay o di kaya mabunganga. Wala po silang preno kung magsalita. Kumbaga, hindi nagagawang pigilan na sabihin ang kung anong iniisip, mapaganda man o hindi noon. Lalong-lalo na si Tita Dina na matalim talaga ang mga salitang binibitawan at talak ng talak. Kaya hindi na kami magtataka kung bakit nakailang lalaki na hindi rin nagtatagal sa kanya. Dahil din sa pag-uugali nilang ito, ay naranasan nila ang isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan noon. Napadpad sila sa isang lugar noon na syempre pagtatrabahuan. Kung hindi ako nagkakamali, panglunob ang tawag sa ginawa nila doon. Ito yung tipo ng kumbaga pagkatapos nyong magbuhos ng binhi sa may taniman. Merong parte dyan na parang kalbo o hindi tinutubuan ng ani. Ipapatche o lalagyan nyo yung parte na hindi natubuan ng tanim noon. Alam yan ang mga nagsasaka. Meron naman silang pagtutuluyan doon na kilala ng palagi nilang kasama sa trabaho. Pero bago pa yon, nang malaman ng nanay nila, nasabi nito ni Lola na daanan at kamustahin umano ang kapatid niya na tawagin na lamang natin sa pangalang Lola Letty. Si Lola Letty ang siyang nakakatandang kapatid ni Lola. Mga 20 taon ang layo ng tanda nitong si Lola Letty sa kanya. Naayon dito kay Lola ay parang nagsilbi na rin niyang ina noong mga panahong magulo at mahirap ang buhay nila. Yun nga lang talaga nung hindi kalaunan ay nagpa siya itong mamuhay ng mag-isa at manahimik. Hindi lingid kay Mama Esmeralda at kay Tita Dina na kilala itong si Lola Letty na isang mangkukulam. Kwento ito ng nakakatandang kapatid nila Mama noon na si Tito Tisoy. Si Tito Tisoy ay naabutan pa itong si Lola Letty nung hindi pa lumayo at nagbubukod. E kilala nga itong mangkukulam. Halos araw-araw ay iba't ibang tao umano ng mga hindi taga roon ang dinadayo siya. Mga ibang mukha na labas-masok sa bahay niya. Madalas din siyang marinig na maingay at kumakanta ng makapanindig balahibong mga kanta sa kalagitnaan ng gabi. Iba't ibang lingwahe. At isang araw, ay bigla na lamang umano itong nag-alsabalutan. At sa maniwala man kayo o sa hindi, ay sinunog niya ang sarili niyang bahay noon. At matapos maapula ang apoy, may mga nakita sila Tito Tisoy noon ng mga garapon.
garapong may mga mabahong tumig at ang loob ay may mga kung anong naaabong mga malalambot na bagay. Medyo nag-alinlangan pa sila mama na puntahan yun kasi syempre natatakot sila. Pero gayon pa man, kabilin-bilinan na magulang nila na ni minsan ay hindi nang tatalo si Lola Leti ng mga kaanak, lalong-lalo na ng mga anak ng mismong kapatid niya. Kaya naman bilang paggalang na rin gawa nga ng malaki ang naitulong ni Lola Leti kay Lola noong nangangailangan ito na mga gastusin ay nagplano na lamang silang pumunta doon. Maayos silang nakabiyahe. Nagantay sila sa bayan noon sa sundo nilang sasakyan na ginagamit din sa pag-angkat ng gamit o produkto ng may-ari ng lupaing iyon. Habang nandun, nag-ikot-ikot pa umano sila mama kasi nakaramdam sila ng pagutom. Hanggang sa nakakita sila ng pwesto ng isang kainan. Dati umano Sir Seth, yung mga karinderya o kainan ay hindi talagang gusali o pwesto. Kumbaga, sineset up yung mga lamesa, nilalagyan ng tarapal na bubong at doon maghihilera ng mga lutong ulam noon. Gawa nga ng si Tita Dina ay mahilig magluto. Nasumpungan na naman ito ng pagkatoyo niya habang kumakain at nasita pa nga ang inorder nilang lutuin. Sinabi kung anong kulang, parang tinuruan pa yung tendera noon. Nakasagutan niya pa yung mga nagtitinda bago umalis at bumalik sa paghahantay ng magsusundo sa kanila. Maayos silang nakarating doon sa may lugar at dahil sa nauna sila sa mga ilalatag na bini, ay nagpa siya silang dumiretso sa tutuluyan at hinanap ang lugar nila Lola Leti. Bali si Lola Leti, medyo nakatira sa ikalawang barangay mula doon sa tinutuluyan nilang bahay. Hindi din naman mahirap hanapin kasi kilala siya sa lugar nila. Noong mga panahon na yun ay kawani din siya ng barangay doon. Maganda yung bahay ni Lola Leti. Naiikutan umano ito ng mga kawayan sa gilid at likod kaya napaka-presko ng hangin. Yung gate naman niya o tarangkahan, mga simpleng flower pot lang at may malapad na maiksing tulay dahil may kanal doon. Meron din siyang alagang kambing na nakatali at mga gansa sa likod na may paikot na bakod para hindi makatakas. Nang makarating sila doon, maayos silang tinanggap na matanda. Tuwang-tuwa pa daw sa kanila kasi napakatagal na niyang hindi nakakatanggap ng bisita. Ilang taon na kasi nang huli siyang nadaanan ni Tito Tisoy noon para imbitahan sa kasal niya na siya namang pumayag ito. Nagkamustahan, pumasok sila at magaan ang aura ng bahay. Hindi mo talaga mapag-iisipang dati itong mangkukulam. Malapad ang bahay niya. Malaki ang bintana nito at talagang ang sabi ko walang makapag-isip sa dati nitong gawain. Mabango pa yung bahay niya at ang dahilan ay palagi daw siyang nagpapakulo ng mga bulaklak para pausok at para yun nga, medyo maganda-ganda yung vibes ng bahay na yon. Pinakain niya ng tsokolate si Mama at saka noodles. Sinabi niya na dahil sa biglaan ng lahat ay hindi siya nakapaghanda at wala naman daw magkatay ng gansa. At siya ay araw-araw gulay lamang ang kinakain noon. Pinagkunan na lamang sila mama noon ng mga gulay pagkatapos ay sinabing bumalik sila kinahapunan para doon na magmeryenda at maagang maghapunan. Makikisuyo daw siya sa bayan noon. Lulutuan niya sila ng pagkain na paborito ni Tito Tisoy para may maikwento naman daw sila mama pagka-uwi nila sa barangay nila. Matapos noon ay bumalik na sila sa tinutuluyan. Buong tanghali at maghapon lamang daw sila na umikot sa mga tatanim na papatsihan ng bininon. At pagkatapos ay sinabihan sila na sa susunod na umaga na sila magpapatsi. Matapos makapagpahinga at makaligo, saka na sila bumalik kay Lola Leti. Dito, parang ewan na medyo maingay na sila mama habang naglalakad. Mahilig kasing magbiruan ng dalawa tapos kung minsan ay may kasamang lait sa mga taong nakakasalamuha nila. Tapos sobrang ingay pa. Malayo pa lamang ay tanaw na nila si Lola Leti na nasa labas at nag-aasikaso ng bakuran niya. Kita nila umanong nakangiti pa ino nang makita silang papalapit. Pero dito, wala pa rin tigil sa pagbibiruan ang dalawang magkapatid. Nang marinig sila ng matanda,
Napansin nila bigla na mula sa pagngiti ay umismid at sumingkit na masama ang tingin ang sinalubong sa kanila ni Lola Leti. Dito, napatahimik na silang dalawa noon. Pinapasok naman sila ni Lola Leti pero pasungit daw na parang inuutusan pa. Bigla talagang nag-iba yung aura ni Lola na iba sa humarap sa kanila noong umaga ding yon. Matalim itong tumitig kila Mama, lalong-lalo na kay Tita Dina. Gaya nga ng sabi ko, maboka sila. Itong si Tita Dina ay sinita yung titig ni Lola Leti. Sabi niya, "Ano ba yung mga tingin mo, Tita? Parang ayaw mong tumanggap ng kaanak dito. Pwede naman kaming umalis kung ayaw mo kami dito. Hindi naman kami namimilit." Sabay patawa pa itong sinabi ni Tita Dina na parabang nang-aasar dito sa matandang to. Dito, sininghalan siya ni Lola Leti at sinabing, "Ikaw Dina, yang bunganga mo. Ipreno mo kung minsan, hindi lahat natutuwa dyan. Masyadong matalim yung bibig mo." Umismid si Tita Dina at yumuko syempre. Naisip din na medyo mali nga siya doon. Madagdag ko lang sir na ganun lang sila pero marunong naman din silang gumalang. Nagsorry si Mama at sabi ni Mama ay kung okay lang, aalis na lamang sila kasi umiba na nga daw talaga yung araw ng matanda. Bigla silang sinabihan ni Lola Leti na manahimik, umupo sila. O di kaya ay kumampante na lamang muna. Babalik siya, sayang ang lulutuin niya kung walang kakain. Sabay irap sa kanilang dalawa at pumunta sa may labas noon. Habang nag-uusap sa tapat ng mesa ay hindi nagpapikil ang dalawa. Nung una, sitahan sila sa biruan pero nung huli, kahit pabulong eh, parang natawa-tawa pa rin sila. Hanggang sa walang ano-ano, napatigil daw sila nang dumaan na lamang bigla sa malaking bintana sa harap nila si Lola Leti. Nanilisik ang mga mata nito nang nakatitig sa kanilang dalawa noon. May ipit-ipit ito sa braso na kung anong dahon na nakapulupot sa may kalendaryo. Sabay diretso nito sa pinto sa kusina. Sumilip pa ito sa kanila at kung gusto nila ng radyo buksan nila umano. Kung gusto nilang magpahangin sa labas, sige lang. Pero wag na wag silang lalabas o aalis noon. Diyan lang sila. Inalok pa ito ni Mama kung gusto daw ba niyang tumulong silang dita sa kusina. Pero buong buo itong umiling at sinabing wag na. Siya na umano ang bahala. Matapos ang kulang-kulang isang oras na nasa kusina ay inihain na ni Lola Leti ang pagkain. Maayos naman umanong tingnan ang adobong karne na merong sabaw noon. Napansin lamang nila na medyo malaki ang pagkakahiwa ni Lola Leti at may mga halong dahon-dahon sa sabaw. Mga durog na mga dahon. Malambot din ito. Nakatayo lamang ang matanda na nakatitig sa kanila. Nung anyayahan nila itong kumain ay umiling ito at sinabing nakakain na daw siya ng tanghalian. Mas gutom daw sila. At para talaga sa kanilang magkapatid ang inihain ng matanda. Gutom at takam na takam umano sila noon. Pero nang magsimula ng hatiin o bulat-lati nila Mama ang karne ng adobo, ay napatigil silang dalawa. Halos umatras na umano ang mga laway nila at napalunok ng pagkahiwa nila sa kalagitnaan ng karne, ay sumingaw ang aroma. Isang mabahong amoy na halatang parang hindi na sariwa ang karne na yon. Sa pagkagulat ni Tita Dina sa nakita at naamoy, ay napatayo ito at nakipagtitigan kay Lola Leti. Walang pagdadalawang isip na tinaasan ng boses nito si Lola at sinabing, "Ano ba naman ang niluluto niyo sa amin? Para naman kayong hindi kamag-anak." Si Lola Leti naman, nandidilat umano na tahasang sinabi na kumain sila. Dito na sadyang sa inis din ni Mama, sinabihan niya si Lola Leti na kanina niya pa napapansin na hindi maganda yung pagkakasalubong niya. Akala daw ba nila hindi siya nang tatalo ng kamag-anak? Pero bakit mukha pa silang kukulamin noon? Umalis sila noon ng walang kinakain na kung anuman sa luto ni Lola.
Sinundan sila ng matanda hanggang sa tarangkahan pero nagmamadali silang tumakbo at bumalik na sa tutuluyan noon. Hanggang doon daw, pabiru pa nilang sinasabi na naaamoy pa rin nila yung mabantot na aroma ng luto ng matanda. Matapos noon, dahil sa bitin at gutom, ay nagluto na lamang sila ng kanilang kakainin. Yung binigay na gulay ng matanda, hindi na umano nila ginamit kasi baka mamaya, di ba? Bandang pasado alas 5, nang bigla na lamang namutla si Tita Dina. Naabutan siya ni Mama na nakaupo sa tapat ng kamalig at humahawak umano sa tiyan niya habang namumuti ang bibig na parang lumagok ng suka. Tinanong siya ni Mama kung ano ang nangyari. Sabi nahihilo daw siya. Tapos hindi umano maganda yung galaw ng sikmura niya na parang may kung anong gumagalaw doon. Tinanong naman ni Mama si Tita kung ano ba yung nakain niya. Pero bigla na lamang umanong nandilat yung mga mata nito. Lumikuliko ng tingin. Pagilid-kilid ang leeg tapos ay kitang-kita umano ni Mama ang takot sa mata niya habang nakatitig banda sa likod ng taniman. Sabay turo nito at sinabi ang pangalang Leticia, palayaw ni Lola Leti. Napalingon si Mama noon at wala naman siyang nakitang tao sa tinuturo ni Tita Dina. Sinaway niya na lamang ang kamay nito at huwag magturuturo kung saan. Maya-maya pa, tumirik na yung mata ni Tita at bumula ang bibig nito. Hindi sumuka. Bumula lamang talaga at napakasakit umano sa ilong nang nailalabas nitong laway. Nung tumuwid na yung tuhod ni Tita, saka na tumakbo at sumigaw si Mama para humingi ng tulong sa tinuluyan nila na noong mga panahon na yon ay nakatambay sa may kanto at hinihintay yung mga materyales para sa pinagtatrabawang sakahan. Agad nilang binuhat si Tita Dina. Binitbit papunta sa isang kapitbahay nila na marunong maglangis noon. Pinahiran siya ng mga langis-langis sa bote at nang mahaguran na yung bandang pusod ni Tita ay saka ito sumuka ng sumuka. Purong taba ang naisuka nito. Kung nakakita na kayo ng taba na medyo magaspang, yung parang may kulugo yung taba, ganon yung naisuka ni Tita noon. Parang masuka-suka at magkakasakit na din si Mama sa nakita. Umiiyak na daw si Tita Dina noon na namimilipit. Masakit tumano. Para umano siyang tinutusok sa may bandang pusod niya. Sabi ng manlalangis, dalhin na daw sa isang albularya sa kabilang ilog naman. Sa likod lamang ito ng barangay kung nasaan din si Lola Leti noon. Dahil sa sobrang hindi mapakali at hindi makabangon si Tita ay sinakay nila ito sa telang duyan at binuhat papunta doon. Habang naglalakad ay sinabi nga ng kasama nila doon na baka nabati ito gawa ng bago nga sila sa may lugar. Marami kasi umano sa lugar nila mula sa bayan yung mga may kakayahan na magbati o mangkulam. Tirik pa rin ang mata ni Tita na tumitingin sa kawalan habang umiiyak at tinatawag si Lola Leti. Pagkarating nila sa albularya, nasabi na lamang nito na hindi lamang daw si Tita Dina ang nagkaganito. Maraming beses na daw ito na siya namang sinang-ayunan ng mga nandun. Kasi kapag may dumadayo para magtrabaho doon, madalas daw talaga itong mangyari kaya nga bawat barangay may manlalangis na nagpapahid sa mga nabati at may mga manggagamot noon. Maya-maya pa, unti-unti nang nagkaroon ng mga itim-itim na parang pasasakatawan si Tita. Halos sumilip na yung ibang mga kapitbahay ng albularya na ito dahil sa sigaw nito nagmamakaawang pagalingin na siya. Nang muling banggitin ni Tita ang pangalan ni Lola Leti, dito na biglang natahimik ang albularya. Napatanong ito kung paano niya nakilala si Lola. Nasabi naman ni Mama na Tita nga nila yon. Wala daw itong pagdadalawang isip na sinabing tawagin itong si Lola Leti. Isundo. Umakyat lang daw sila sa isang paakyat na gilid ng pangpang para makashortcut kaagad. Nagpaalam lamang sila sa may-ari ng bahay doon para pagbuksan sila ng gate kasi private property yon. Para kumbaga tumawid lang. Hanggang sa yun nga, takang-taka naman si Mama. Eh,
pinaghihinalaan nga niyang si Lola Leti ang may gawa nun eh. Kasi nabastusan sa kanila. Pero wala eh. Kailangan niyang sundin ang manggagamot na yon. Matapos makarating doon, naabutan nila si Lola Leti na nagkukuskus ng balahibo ng kambing niya. Sinabi ni Mama ang nangyari. Matapos nun ay napailing si Lola Leti at ang sabi ay saglit lamang. Nagputol ito ng kapirasong dahon ng saging, pumasok sa loob, tapos ay pagkalabas ay may naibalot na ito sa loob noon. Bukod pa dito ay may inipit si Lola Leti sa kabilang braso na tampipi. Sa mga hindi nakakaalam, para itong maleta na siyempre gawa sa bamburatan. Tapos ayon, dali-dali na silang naglakad pabalik doon. Pagkapasok pa lamang ni Lola Leti sa loob ng bahay na manggagamot, nawala na kaagad yung pagtirik ng mata ni Tita Dina noon. Tapos yung mga itim-itim na butlig na tumubo sa kanya parang biglang pumusyaw. Humingi si Lola Leti ng langis, balanyos o pampunas sa albularya na ito, sabay pahid sa sikmura ni Tita. Bumulong ito sa noo, umihip. Tinampal-tampal nito si Tita Dina at sinabing, "Sinermonan na kita sa bibig niyong magkapatid na walang preno. Hindi lahat ng tao kakayanin ang kate ng bunganga niyo. Magpreno-preno kayo kaya kayo nagaganyan." Doon naisip na ni Mama na yung inis o galit ni Lola Leti nung hapon na yon ay hindi dahil sa may gagawin itong hindi maganda sa kanila, kundi dahil paglapit pa lamang daw nila sa bahay nito. Kaya nag-iba ang ekspresyon niya ay may nararamdaman ng hindi maganda si Lola Leti sa aura ni Tita Dina. Para bang may bumati dito, may nagbitaw ng dasal na hindi maganda. At ang posibleng rason ay dahil nga sa mga salitang lumalabas sa bibig nila paminsan-minsan. Maswerte si Mama na hindi siya natamaan. Marahil ay tanging laway o bibig ni Tita ang napag-initan noon dahil ang bumate o nagpaihip kay Tita Dina ng kulam ay dinaan umano sa laway ni Tita. Kaya malamang sa malamang, kumain o nakikain sila Tita doon sa gumawa. Siyempre, wala naman na silang naisip na iba, kundi yung kainan sa may bayan. Matapos maalimpungatan si Tita, pinaupo ito ni Lola Leti at pinasandal sa may pader. Kinuha nito yung laman ng tampipi niya na dahon, binasaan ng laway at inilagay sa magkabilang sintido ni Tita. Tumitig sa amin si Lola Leti na kung hindi umano magugustuhan ng amoy, lumabas na lamang doon sa bahay o magtakip ng ilong. At yun na, binuksan niya yung dahon ng saging. At doon, yung karneng niluto niya para kila Mama andon. Hinipan niya ulit yon sabay hiwa at kahit na hindi na mainit ang karne ay napakabaho pa rin umano ng singaw noon. Amoy utot. Pero syempre, ipinagsawalang bahala at tiniis nila Mama yon. Sabi ni Lola Leti kay Tita Dina, "Huwag na lamang huminga. Kumain kahit dalawa o tatlong kapiraso at lunukin." Na ginawa naman din ni Tita noon. Masuka-suka pa siya dahil ayon kay Tita Dina ay parang nalabas pa rin sa ilong niya yung amoy na yon. Napakalansa talaga. Pinainom na lamang ito ng tubig. Tinitigan ni Lola Leti si Mama noon. Sinabihan niyang kumain din ito. Si Mama natakot na takot, wala din siyang nagawa kundi kainin yon. Yung karne na niluto ni Lola Leti ay hindi para kulamin sila, kundi maibitaw ang bati o kulam na binigay sa kanila noon. Hindi daw kasi masabi ni Lola Leti yon at kahit papano ay naiinis siya kina Mama dahil nga sa hilig nilang manlait ng kung ano-ano. Totoong paborito daw itong kainin ni Tito Tisoy dahil si Tito Tisoy ay mismong lapitin ito ng kung anong elemento noong kabataan niya. Naibabahagi ko po sa isang parte ng kwento, lalong-lalo na yung saswang. Ngayon nga, nakalakihan na ni Tito Tisoy ang tumikim ng ganitong klaseng putahe ni Lola Leti sa tuwing magkakasakit siya. Bali yung susunod na kwento, Sir Seth, galing na kay Tito Tisoy na ikinuwento niya kila Mama matapos ang insidente na ito. Dagdag pa ni Lola Leti, hindi lahat ng tao
palalampasin lamang ang katinang bibig ng magkapatid. At lalong lalo nang merong mga taong maalam sa kulam o mga dasal na magbibigay sakit at kapahamakan sa iba. Matapos ito, kinaumagahan ay parang nagdahilan lamang si Tita Dina dahil masiglang masigla umano ito nagsimula na sa bukid noon. Ang medyo weirdo pa daw, hinahanap-hanap nilang magkapatid ang karne na luto ni Lola Leti. Parang simula lang hindi maganda. Pero yun nga, dahil sa mga may chismosa na noong mga panahon na yon, nabalitaan nila na may nakakita kay Lola Leti na pumaroon sa bayan at kausap itong may-ari ng isa sa mga kainan doon. At matapos lamang ang ilang araw ay hindi na umano bumalik ang isa sa mga servidora na sa tingin nila ay may kagagawan ng lahat. Bago matapos ang trabaho nila ay dumaan pa sila kay Lola Leti. Nagpasalamat ay kung sakaling may pagkakataon ay babalik sila. Magaan na daw ang aura ng matanda ng mangyari ito. Para nga daw ilang taon na nilang kakilala si Lola kasi nalungkot talaga sila noon. Hindi kasi madali ang biyahe noon kaya naman para ka na rin ng ibang bansa at paniguradong matagal-tagal na panahon din bago sila magkikita ulit. Medyo nagbago umano si Mama matapos noon. Medyo lang. Maliban na lang talaga kapag si Papa ang rason ng pag-iinit ng ulo niya. Hindi talaga papapigil si Mama noon. Pero itong si Tita Dina parang walang pinagbago. Pag-uwi, pinagyabang pa yung ginawa ni Lola Leti at huwag na huwag daw siyang susubukan kasi may Lola umano kaming manggagamot at mangkukulam noon. Bago ko tapusin ang kwento, nalaman nila Mama na matagal na rin palang tumigil o umiwas si Lola Leti sa dating gawi. Pero may mga pagkakataon na sa kanya lumalapit ang albularyo doon sa lugar nila, lalo na kapag usaping kulam. Sa kanya daw kasi madalas nang gagaling ang mga inaalay na lipatan ng mga sakit. Kadalasan ang ginagawa niya ay ipinapasa niya sa itlog ng manok ang mga sakit ng kinukulam na tao. Talagang nabubukok yung itlog matapos ang gamutan. Sa karne naman na pinapakain, yung putahe ata na yun ay para lamang talaga sa aming mga kaanak niya kapag kailangan naming gumaling laban sa mga hindi magandang dulot ng mga masasamang elemento. Maraming salamat, mga Hagiliw, sa pakikinig. Good evening po sa lahat. December 6, no? Happy Monday po sa lahat. Mga listener ng mga kwento ni Thelma, syempre sa mga listeners din ng ibang mga horror narrators. Patako naman tayo sa shoutout request. Ito pala, di ko sure kung bukas ko ilalapag pero may part 2 ito. Pero hindi siya connected. Yun nga, yung sa tito nila, Tito Tisoy nila. Pero yun, Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo lamang po ako sa Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan lamang natin siguro yung shoutout request sa comment section dahil hindi natin siya ina-acknowledge, okay? So ito, unahin natin yung mga bagong member at nagsa-celebrate ng monthsary nila sa centennial membership natin. Ayun, Maraming salamat sa bagong mga member. Sina Ishel, Aishel Anion, Aninion, Aishel Aninion, kung tama ako ng pagkakabigkas. At Ma'am Teresa, salamat po sa inyo. Happy 3 months kay Nazi, Cookie at Andrea Gumana. Happy 4 months kay Filipina Mom in Canada. Happy 5 months kay Ma'am Dilray Reed Ausan. Happy 6 months kay Dondon Salon. Happy 8 months kay Fitus at kay Dian Peralta. Hoy, happy 8 months, Fitus. 1 month na lang. Ano kayang ano? No? Sorry, joke lang. Happy 9 months, Tarandado. 11 months, happy 11 months, Ma'am Lou Saclaro. Happy 13th month sa sulok ni Teresa. Happy 16th month kay Ma'am Sarah Jane Durumal. Happy 17 months kay Ma'am Nina Acana. At happy 18 months kay Mystique Peppermint. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nag-message naman, hello po sir, pabati naman po ng birthday ko, December 6, ngayon yan. Silent teaser niyo po ako, isang taon na mahigit, sarap po pakinggan ang boses niyo. Pa-shoutout din po sa mga anak kong sina Rojimay, Alera,
Alaira ba? Alaira Angel and Ridge Kurt from Rerelay. Sir, sobrang galing niyo po na narrator. Aminin ko, bago ko na-discovery ang channel niyo sa YouTube, ay meron akong kinababaliwan na channel na isang kababalaghan. Ngunit, nung na-discovery ko ang channel mo, aba, hinahanap-hanap ko yung boses mo. Thank you ngayon po. 8 months na ako sa Saudi habang nagtatrabaho. Ako sa channel po ninyo ang kasangga ko araw-araw para matanggal ang homesick ko. Maraming maraming salamat po. Maingat po kayo dyan. Shoutout din kay Clove Ramirez, kay Jongmi Bulina. Sir, pwede mong pa-shoutout? Happy birthday sa asawa ko na si Jong Gonzales ng San Pablo. San Pablo, I love you so much. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Andito lamang ako. So, bukas po yan, December 7. Papasalubong na natin yung sa birthday niya. Happy, happy birthday po. Next is, sir, pa-shoutout sa next story, gawin kitang ninong ng baby ko. Since nasa tummy ko siya, palaging story mo pinapakinggan ko. Ayun, tuloy nung lumabas siya, iyakin. Anyway, pa-shoutout po, baby Althea ko at sa hubby ko na si Martin from Anne. Hello sa inyo, hello sa inyo, happy family. Shoutout din kay Ma'am Gretchen. Kay Ma'am, I shall return. Sir, 1 year na ako nakikinig sa inyo. Sa wakas, member na ako. Siya po si Aniel, ano, si kanina, di ba? Si Ma'am Aishel. ilang araw na lumipas yung kwentong bakod ni Lola pero hindi pa rin ako makamove on sa magandang story ni Beatrice sa Timil. At hanggang ngayon ay paulit-ulit ko pa rin pinapakinggan. Sana mag-send pa si Ma'am Beatrice ng story. Sana nga, looking forward din ako sa mga susunod na kabanata kay Sandra at Carlos sa pag-ibig sa maling lahi. Sana nga may matanggap tayo mga kwento sa kanila. Kay Ma'am Alicia Salindato, sir, baka pwede naman pabati ng baby boys ng buhay ko, sina Dexter James at Elijah James. Hello sa inyo. Kambal ba to? Pero hello sa inyo. Kay Adrian Aguinalde, sir, magandang araw sa inyo. Gusto lamang sa mga pa-shoutout sa inyo, Adrian Aguinalde. Avid listener niyo po ako simula po ng 40,000 subs po kayo. Maraming pong salamat, sir, at God bless po and more stories to come. Thank you po sa inyo. Next is from Lynn Caitiles Sunga. Good afternoon, Sir Seth. Pabati pulit ng employees ng City Skyline Enterprise na demanding. Hindi ko daw binanggit yung pangalan nila na sila Tata Greta, Ate Melly, Ate Ann, Mama Jana, Inanay Anding na nakaabang po palagi sa bago niyong upload. Araw-araw ko po talaga kayo na pinapakinggan at pag-out ko sa work, ikaw ulit ang pinapakinggan habang nagpapahinga. Kasama ng mga kapatid ng mga pinsan ko. Ganun po ako ka-addict sa'yo, lalong-lalo na sa mga kwento at boses mo. Thank you, more stories to come and stay safe. Thank you din po. Kay Ikay Mendoza, sir, pa-shoutout from Cavite. Hello sa'yo. From Nayon Lim. Good evening, sir. Sa talagang nakakilig po yung boses mo at lagi po kaming nakaabang sa susunod na kwento nyo. Pa-shoutout naman po kay Milok, CJ Maru, Ann Junior, Dexter at kay Bastardong Maoy po. Joke lang daw. God bless sa inyo. Maraming thank you din po. Kay Julian Masarap, good day, Sir Seth. Grabe, napakaganda ng Ruben Baruk. Imbes na antukin, lalo na yata ako nagising. Napaka-intense sa kwento. Ang ganda, bukas ulitin ko mula part 1. Gustong-gusto kong naikinig pag naglalaba at gagawa ng paperworks. Iniiwasin ko lang pag nasa biyahe kasi baka magulat ako pag tiningnan ng mga katabi sa UV. Pa-shoutout po ulit kina Mama Judy, Papa Lino, Pipay, na kilala ka na rin, at ang asawa ko na si Mac. Noon ay aayaw-ayaw niya kasi natatakot, pero ngayon bet na rin niya makinig. Oha, kompleto na yung family delicious. Pamilya Masarap, pati yung mga pamangkin ko kay na kilala ka rin po. Sina Lance, Chichay at Pipoy, maraming salamat po sa inyo. Next is from Raymond Nodado. Sir, pa-shoutout sa next upload. Thank you and more power. Hello po sa inyo. From Russell Bumanlag. Sir, favor, pwedeng pa-shoutout ulit and paglit ng happy monthsary sa husband ko. Mansari po kasi namin bukas, sir, baka pwedeng masingit sa next upload nyo. From Eric Russell Bumanlag. Happy mansari po sa inyo. Next is, sir, fan po ako ng channel nyo. Lagi po akong nakikinig ng kwento sa YouTube. Halos lahat po ng upload nyo pinapakinig ko. Pa-shoutout po sa next upload, Candy Ann Pagulayan ng Isabela. Hello po sa inyo. Thank you. From Emily Habonete Geregarte. Sir, pa-shoutout po sa family Grigarte, permigig kami kapamati sa kwento mo, tanang upload mo, naubos na naman. Pamati Sir Thelmo, pati bata ko, ginahilat, ang bago mong upload, ang galing mong mag-deliver ng istorya, kisa, makaadlaw pa kami. God bless po, maraming salamat sa inyo, Ma'am Emily. JR, sir, gabi-gabi na kami naikinig sa inyo, lalo-lalo na po yung squad namin. Pa-shoutout kay Enzong, sa kanya po kita unang nakilala, salamat po, Enzong Sir Neb. Sa kanya po kita nakilala. Salamat po ilo sa inyo.
Shoutout din kay Maurice Zamora Bitmal. Thank you. Ayun mga kagiliw, maraming salamat. Syempre, bukas ulit.